Good morning and happy Monday ulit sa inyo mga kapatid sa goat racing industry. In this video, we would like to share and ipakita sa inyo no, kung paano mag-hoof trim sa ating mga alagang goats gamit ang pruning shear scissors. So, please watch carefully until the end at maging familiar kung paano gawin. Again, be very careful dahil imbis na kuko yung matanggal natin, eh baka magsugatan yung ating mga kamay. No? So, una muna sa lahat, bakit importante ang hoof trimming? Well, dahil kapag sobrang haba na ng kuko nila, hindi sila nakapaglakad ng maayos, hindi balanse ang tayo, at lalo na kapag sila ay tumatakbo-takbo sa loob ng space nila. And this also causes foot rot. Ibig sabihin, nasisira at possible infection at worst yan sa kanilang mga paa. Again, possible mag-cause ng infection kapag nagsugat na sa ilalim ng kanilang mga paa. So, painful po yan sa kanila. At again, hoof trimming ay parte po ng ating tamang pag-aalaga sa mga mahal nating kambing. So, ang hoof trimming ay ginagawa naman namin once every 3 months only, at kapag natagalan, eh mas mahaba na ang kuko nila. Mas mahirap mag-trim kapag ganun. Pag sobrang haba na, at mapapansin din natin na may ibang parts sa ilalim ng paa nila na mabaho na, no, at malambot na, tipong parang kinukutkot na ng bacteria or cavity, parang nabubulok. At worst, kapag hindi ka naman nag-hoof trim sa mga alaga mong goats, kapag nagsugat yan, eh magagamot ka na naman at mahihirapan kang ibenta ang kambing dahil may sakit na, plus extra gastos against sa medication. So, essential part ng goat racing management ang hoof trimming, lalo na kapag enclosed sila or mga nakakwarto lang, dahil iba kapag nakakapaglakad-lakad sila or free range sa labas. O may mga bato-bato sa paligid na nakakatulong upang hindi naman masyadong mabilis humaba ang mga kuko. So, hindi din madali at medyo nakakapagod ang hoof trimming. Masakit po ito sa bewang at kamay, at medyo hassle kapag hindi ka pa sanay. Pero again, kailangan mo matutunan dahil ito ay part ng health management sa ating mga alagang goat. So, try mong i-observe or itingnan yung mga alaga mo, no? Kung may makikita kang need na i-hoof trim, at hindi naman dapat sabay-sabay silang lahat. Isang technique na na-realize namin sa pag-hoof trim ay kapag nahawakan mo ng isang paa ng goat, hindi na yan masyadong makakapaglikot pa dahil hindi sila makabalanse at walang puwersa upang maglaban. Pero need mo din hawakan ng maayos, at extra careful ka naman dapat upang hindi naman mabalian o ma-injury ang kambing. So, pwede nyo din itali para hindi makatakbo. Kapag nahawakan mo na ang paa at naiangat mo, huwag naman masyadong mataas, no, dahil baka nga naman ma-injury. I-level mo lang sa gitna ng katawan nila yung komportable, at hawakan mo ng maayos at mahigpit. Mahirap itong gawin kapag hindi ka sanay or hindi din sanay ang ating mga goats, lalo na pag first time. Pero try nyo po and feel free to share your experience sa video nyo, at post nyo din sa comment section para masaya. So again, maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa aming mga videos. Sana ay maingat po tayong lahat at safe sa panahon ng pandemya. It's getting worse, no? So, be very careful outside. Kaya kung ikaw ay mas madaming or madami ng oras sa bahay, this is the best time to start your goat racing adventure. So, thank you.